Tony, isang matapang na taga-AFP at isang maginoon naman na taga-PNP, ang dalawang nahuling violator ng road laws ngayong umaga, nagwawala at nagmura pa umano sa mga enforcer, isang babaeng nagpakilalang nagtatrabaho sa AFP nang kinumpiskahan ng lisensya ng MMDA dahil sa kanyang arrogant at illegal parking. Kahit sana simpleng illegal parking lang ito, ticket lang, ay nasamahan tuloy yung violation niya ng arrogant. Nangyari ito sa Bonnie Serrano, Connie. Mahaba ka pang pakikipagtalo pa dahil ayaw niya magpunta sa MMDA headquarters sa Makati. Hindi niya raw alam kung saan yun. Ay dahil para mag-attend siya ng seminar kasi kinumpis ka yung kanyang lisensya. Ganun kasi pag arrogante ka. At kailangan niya umattend ng seminar to retrieve her license. Ang gusto niya ay tikitan lang siya dahil busy raw siyang tao. Umiyak pa ang alis sa galit pero ganun din, tinuluyan pa rin siya. Sa Second Avenue naman, tapat ito mismo ng Camp Crame, isang magarang pick-up ang hinila ng MMDA for illegal parking din. Turns out ay pag-aari pala ito ng isang minor official ng TIDG. Magalang naman si Major Baltasar Beran sa paghingi ng paumanhin at handa raw siya magbayad ng fine. Sabi niya kulang sa parking sa kampo tuwing may Monday morning flag raising ceremony sila kaya siya doon nag-park temporarily. Sa Santolan Road naman, isang pamilya ang kumuyog sa MMDA nang hilahin yung van nila na naka-illegal parking din. Katwira nila ay tatakbo raw sa ospital na matandang ina nila kaya sila pumarada pero hindi kumbinsido ang MMDA kaya tinow pa rin yung sasakyan nila. Nililinis ko niya mga kalye sa paligid ng Camp Crame dahil magiging alternative route ito from North Quezon City to Santolan para maiwasan mo yung reblocking sa EDSA Aurora area, Connie. Paalala na rin to, no, Mark, doon sa ating mga motorista, di ba? Dapat maging magalang dahil ito naman, hindi lang basta-basta kung sino lang ang nanghuhuli dyan sa tabi-tabi, di ba? Ito ay mga MMDA enforcers, Mark. Itong babae na ito na sinasabi mong nangingyak-ngyak sa galit, talagang tinuluyan nga. Sabi mo, ano, nag-seminar pa ba? Kailan ba seminar pa ganyan? On the day itself, makaschedule ba yan? Aba, depende sa kanya kung anong araw siya pupunta sa Orense headquarters ng MMDA to retrieve her license. Dahil pagka ganun kasi, ay bago mo ma-retrieve ay isa sa ilalim ka sa seminar ng MMDA. Actually, yun nga paalala natin dahil kung halimbawa illegal parking lang naman, 500 pesos lang naman yan, Connie, napabayaran mo in any branch ng Metrobank o sa Bayad Center. Ngayon, kung halimbawa makikipag-away ka pa, kagaya niyan, lalo pa tuloy lumala yung kanyang kaso. So paalala rin natin sa motorista natin na unang-una sumunod sa batas trapiko. Pangalawa, pagka nahuli na at violator ka naman talaga, ay tanggapin mo na lang para hindi na lumala yung problema mo. Tama ka rin, Connie. Oo, talagang paalala. Desididong manghuli na ang MMDA. Kasi I think, Mark, masyadong nasanay ang mga motorista natin na nakikipag-usap, pinapibigyan, di ba? So this time, ito na talaga. At saka, Connie, kung may dagdag ko lang, napaka-importante kasi ng clearing operations kanina. I don't know, nataan ka ba nung weekend dyan sa Aurora, yung re-blocking dyan sa Aurora mo, Underpass? Mark, talagang ayoko na lumabas ng bahay sa takot sa matraffic. Lalo pag Sabado, no? Mas matindi pag Sabado. So, isipin nyo na hindi naman talaga magagalugat ng MMDA ang lahat ng kasuluk-suluka ng Metro Manila. But at least naman, yung mga alam nyo importanteng kalsada, ay huwag naman nating harangan dahil napaka-importante noon to declog yung EDSA. At yun nga kung bakit naman pinuntirya itong paligid ng Camp Crame as a very important alternative route. Oo naman. Alright, maraming salamat, Thank Mark you. Salazar. Thank you, Connie.